Okay guys, so in this video, samahan nyo akong gawa ng house tour itong brand new 3-story project namin here in Sampaloc, Manila. Sa kanto niya lang Espanya, so sobrang accessible net. And dito, walang kabakaba sa baha dahil sa sobrang taas ng elevation ninyo sa street level. So huwag na natin patagalin pa. Welcome to another Right House TV Open House Tour. Tara! Okay, so meron tayo ditong dalawang units available pa yung dalawa. And yung location natin is Espanya, Manila. So hindi siya totally flood-free. Pero yung ginawa nila is tinaasan na nila yung ating garahe. So maski mag-ondoy pa dito, hindi yan papasok sa garahe natin. Okay, so pagpasok mo from your main gate is your two-vehicle carport. Dito, legit na two-vehicle carport. Isang SUV or maski isang pickup, kasyang-kasya dito sa garahe natin. And una mo rin mapapansin is may pagka-high ceiling yung buong property natin. Okay, tara! So ayan, Montero, sabay dito, luwag pa. Kasyang-kasya maski isa pang pick-up or isa pang SUV. So marami rin siguro nagtataka sa inyo kung bakit walang main door ng townhouse na to. Para ma-accommodate ang 2 full-size na SUV or isang SUV or isang pick-up, hindi na lang muna nila nilagyan ng main door. Okay, so if ever rin naman na hindi nyo gagamitin yung ganito, palaking space dito sa garahe. Pwede kang maglagay dito ng main door or pwede rin dito. Depende kung gaano kalaki or ilan yung kotse ninyo. Okay? Pero in your expense yan. And then on this side is meron tayong dirty kitchen. Meron tayong single sink. Sabi dito maglalagay ka na lang ng base cabinets. Sabi meron ka rin dito ang toilet and bath. Full toilet and bath yan. And yung airwell natin on this side. Meron na rin security grill sa taas na bubuksan yan. And yung pinaka fire escape na rin dito. So currently dito sa Sampaloc, isa to sa magiging pinaka-affordable this 2024 na nasa Wide Street. Okay, so dito sa second floor natin, yung pinaka-main living space natin. Kung mapapansin nyo talaga dito is wala siyang ka-design-design. Dahil you have an option if ever na magpapa-interior design kayo dito sa buong property. So ano mga pwede nyo gawin dito sa main living space natin? So siguro first na pwede nyo gawin is maglagay kayo dito ng divider or pinaka parang glass door para hindi rin lumabas yung lamig ng AC unit natin dito sa ating main living space. Sabay perfect rin dito if maglalagay ka ng fluted wall panel. Ayan, sabay cove ceiling. And palitan lang rin natin yun ng modern ceiling lamp or lagyan rin natin ng drop lights. So, meron kayong chance na masunod kung anong design yung gusto nyong gawin dito sa townhouse na ito. Okay, so dito naman sa kitchen natin, dito yung magiging spot ng inyong refrigerator. So, maski mag-double door ka dyan na refrigerator, kasyang-kasya yan. Okay? Okay, so finactor rin sa pricing yung pinaka-design na itong property. Kung mapapansin nyo, wala masyadong interior design. So, isang reason rin yun kung bakit isa to sa pinaka-affordable dito sa Sampaloc, Manila. Okay. So meron tayo ditong single sink and single wall kitchen. Yung ating mga cupboards, malalaki na rin compared sa iba. Ito lagayan ng condiments, single sink, and yung base cabinets natin. So ito yung base cabinets natin. May pull-out drawer na rin tayo. And then dito yung spot ng ating cooktop. And ito, meron tayong airwell. So, meron ka rin ditong common toilet and bath. May shower ka na, wall-mounted shower, toilet, and yung ating pedestal sink. Okay, so ito yung sample if ever na interior design nyo. Yung ganitong klaseng townhouse. So ayun nga, nakita nyo kung ano yung kinalabasan if ever na i-interior design nyo yung townhouse. So dito naman sa likod natin is meron pa tayong bedroom number 1. Tara! Pero may option ka rin if hindi mo kailangan tong bedroom na to. Pwede mo rin tibagin tong walls na to. So isang buong main living space yung second floor na yun. Yeah. Perfect! So ayun, isa rin sa pinaka-selling point nito is kung gaano kalalaki yung kwarto. Mapapansin nyo, ayan, wala tayong balcony so mas malaking space. Wala rin CR yung bedroom, so mas malaki rin yung space. Meron tayo ditong almost floor to ceiling na built-in wardrobe. Yan. Yan, napakalaki. See? Sabay, meron na rin tayo reflective na glass
sa ating mga sliding window. Sabay yung revision natin para sa ating AC unit. Tara. So ngayon kung makikita nyo rin yung ceiling natin is naka-expose na rin yung pinaka-steel deck natin. So perfect na perfect yan if lalagay mo ng cove lighting or false ceiling. Kaya tayo doon sa ating third floor, doon sa ating mga bedrooms. Let's go. So dito sa third floor natin is meron tayong tatlong bedroom. Dito muna tayo sa kanan, sa unang bedroom. Second bedroom pala. Okay, so ito medyo pahaba since andun yung staircase natin sa gilid. So yung pinaka-exposure mo dito is ito, sa airwell natin and itong sa staircase part natin. Okay, ceiling natin and sabay dito yung pinaka-built-in wardrobe ninyo. Napakaraming gamit na pwede mo nang lagay dito. Floor to ceiling. And then meron ko pang isang exposure on this side. Which opens up dun sa ating airway. Ito na rin yung pinaka-access natin sa ating fire escape. Okay. Now, dun tayo sa ating bedroom number 3. Yung nasa gitna. Okay, so this is our bedroom number 3. May almost floor to ceiling kami na built-in wardrobe. Wala ka actually ditong bintana aside dito sa sliding window na to which opens up dun sa ating hallway. So perfect na perfect dito if maglalagay ka ng split type na AC unit. Pero malubog na rin siya. Okay. Tignan naman tayo sa ating last bedroom. So meron lang tayo dito sa third floor na common toilet and bath. So ito yung ating common toilet and bath. Yung type pedestal sink, pinaka-toilet natin, and yung shower area natin. Okay? Perfect dito if maglalagay ka ng shower enclosure. Ayan. So this is our last bedroom. Almost the same siya dun sa baba. Actually, medyo mas maluwag pa ngayon nasa baba. Pero ito. Napakalaki ng mga sliding windows natin dito. Ayan. So kung mapapansin nyo, tapat natin, townhouse rent. Ayan. Ayan. Sa street na to, siguro almost magsasampu na yung townhouse project dito. Maski medyo hindi siya ganun ka-flat free since napakaganda ng location natin dito. And yung bahari naman dito kapag sobrang lakas is hindi rin naman ganun kalalim. Maliban na lang kung nandun ka sa Espanya, pero yung dito sa street natin. Sobrang bilis rin mawala or humupa ng bahay. And yun nga yung sinabi ko, yung garahe natin is sobrang taas doon sa street level. So kahit anong bagyo yan, wala kang magiging gaba, napapasukin ka ng tubig bahali dito sa property natin. Okay? Tara! Okay, so recap tayo dito. So meron tayo 50 square meters of lot area. 150 square meters of floor area. Meron tayo ditong 4 bedrooms, 3 toilet and bath, and 2 car garage. Location natin is ang Palok, Manila. Kanto niya lang yung Espanya. And isa rin ito sa magiging pinaka-affordable na townhouse ngayong 2024. Meron tayo ditong 2 units, so huwag na natin mapatagal yung pass. Send us a message on our Facebook account at RightHouseTV para ma-schedule na rin natin yung viewing ninyo. Okay, so pwede nyo rin kami tawagan dito sa aming contact number. Ayan. And then once again, my name is Jello. That's it for today. Thank you for watching. See you in the next one. Bye. Nice.